Good morning. So, may medical mission tayo sa Bulacan, Barangay Bangbang. So, from duty tayo, daming pasyente dito sa government hospital. Pero, ang maganda lang nun, nakakatulong tayo kahit mahirap. Mahirap man sabi ko kasi hindi naman malaki yung sahod kapag government hospital, kasya lang. So, minsan naghahanap tayo ng mga sideline, mga private, yun ang i-vlog din tayo. So, i-vlog ko ang pag may medical mission natin kasi sinasabi nila yung mga simpleng gamot lang naman ng nibibigay. Katulad ng mga losartan, amlodipine, trimetazidine, clopidogrel, atorvastatin, mga antibiotic, cefuroxime, mga Cipro, Comoxiclab. So, kung mapapansin yung mga simpleng gamot lang ang binibigay. So, ang idea ng medical mission, hindi naman tayo i-treat mo yung pasyente, yun na yun. Hindi, ipapalang papalap yung pasyente, possible magpapalaboratory sila. So, mapapansin ang daming mga may sakit ngayon na tinatamaan yung kidney. Kasama natin yung sirtrooper. Papaalis na tayo, may mga kasama natin si ma'am assistant nurse natin. Mapapansin natin na yung mga matatalsang creatinine or papunta na sa dialysis. So paano natin maiwasan yung mga ganon? Maiwasan natin yung mga matatasang creatinine, yung pagkasira ng kidney, kung maiwasan natin yung mga high blood, diabetes, kasi ito yung mga unang dahilan. Yung mga simpleng UTI ay napabayaan, yung lumalaki ng prostate, yung may mga bato sa bato, bato sa pantog. So, yung mga dehydrated, yung mga nag-urosepsis na kulang na yun, may infection na ng circulation. So, yun yung mga unang tinatamaan ng kidneys. So, para ma-prevent natin ito, ma-explain lang naman natin paano sa palengke na, kung paano sila makaiwas. So, yung mga may high blood kasi, pag nagpa-BP, minsan mataas. So, hindi ibig sabihin nun may high blood na. Kung may history ng high blood, halimbawa, sa isang linggo nagpapa-BP mataas sa 140/90, so stage 2 na yon. Tapos kung 120 to 130 pre-hypertension or stage 1. So kung talagang tumataas, mag-start na mga simpleng gamot katulad ng mga binibigay dito sa mga medical mission katulad ng losartan, 50 muna. Tapos i-monitor pa rin or di kaya magpakuha ng blood chem. Kung mataas ang cholesterol, yan meron tayo mga atorvastatin. Magdadagdag ng amlodipine kung talagang hindi nako-control. Tapos magpa-consulta po kung anong pwedeng dahilan, i-explain naman ng mga doktor. Yun yung mga tipong in-explain po natin sa mga medical mission na ganito. Tapos yung mga simpleng ubo, lagnat, yung mga hindi na nakapunta ng hospital sa iba, pero karamihan kasi nang pumupunta sa mga medical mission, yung mga nanghingi ng kamot, may mga ubo daw, yung mga namamadhid ng paa, kamay. So, kung may diabetes din, karaniwan ng mga may diabetes po, hindi sila nagtitake ng gamot, herbal daw. So, ang sugar mo pag mataas, halimbawa na diagnose ka na diabetic, ang sugar mo ay 140 and above, tapos pinaulit mo after 2 weeks or 1 month, mataas pa rin. Tapos may mga langgam sa ihi, kain ng kain pero pumapayat naman, masakit ang katawan, ihi ng ihi, yung mga ganong symptoms, mga simple lang siya. Pero kailangan magpa-laboratory para kung mataas talaga ang sugar, maggamot. Kasi mura na lang naman ngayon mga metformin, glyclaside, glimepiride, yung mga binibigay natin. So simple mga gamot pero maiwasan na masira yung kidneys. Yung mga heart failure, yung mga high blood na hindi naggagamot, yung mga may gamot tayo ng mga trimetazidine. So, bagong hospital dito sa Tabang. Ang ganda, ang laki.
So papunta na tayo, madadaanan daw natin yun, ano, bahay ni Governor Daniel Fernando, dahil tong medical mission natin na pupuntahan pa ano ni ano pa medical mission po ng Malolos or Bulacan. So everyday to nagpapa-medical mission si Governor. So sa amin once a month tayo nagme-medical mission. So yun, dinidiscuss natin yung mga gamot na simple lang, pero nakakatulong kung ma-explain natin ng maigi sa mga pasyente, kasi ang dami ng sira ang kidney, ang daming inatake sa puso, lumalaki ang puso nila. So kung ma-explain natin, kahit simple lang yung gamot natin, madami matutulungan natin, kasi sobrang dami na po ngayon ng mga may sakit sa bato, sakit sa puso, na stroke, inatake sa puso, may sakit sa baga. So yun, ma-explain lang lang natin yung mga tao, lalo na yung mga talagang nangailangan. Pero madaming pumupunta sa medical mission na gamot yun, ano, yun, wala naman actually sakit, pero mga maintenance po kasi ito. So malaking naitutulong po yung mga ganito, lalo na napakamahal ng mga gamot ngayon. So may mga libre tayong mga gamot na binibigay individually kapag may mga present yung mga nagpapa-medical mission, kasi isa hindi binibigyan kapag wala yung patient eh, dahil di mo naman alam kung saan gagamitin yung gamot. So malaking tulong po ito yung mga medical mission na ganito. Tutulong na po natin din sa mga may sakit. So, tutulong ng mga UTI. Minsan kasi yung mga UTI madalas sa mga babae. Pero, bigat daw yung dibdib, yung mga symptoms na sinasabi ng mga pasyente. So, binibigyan natin ng omeprazole knowing na may UTI na pala. Kasi dapat may mga dysuria or masakit na mihi, masakit ng mga balakang, minsan naglalagnat, nagsusuka. Pero kapag may laboratory, makikita natin na may UTI sila. Minsan naman kasi umiinom ng madaming tubig, nawawas. Pero hindi nakakagamot po yun. Kumbaga makikita mo yung ihim, mababa yung WBC, yung RBC, or yung mga ibang parameters ng urinalysis. Yun pala, napadami yung inom niya. So, posibleng clear yun, ano, yung ihing niya. Pero may symptoms, masakit yun, pantog, ganun. Hypogastric pain. Yun. Pero pag pina-ultrasound mo, makikita mo, namamagay yung pantog, may bato sa bato, may bato sa daluyan ng ihi. Yung mga ganun pong bagay na pwede nating explain sa mga pasyente. Makakatulong po para maiwasan ng dialysis. Ano pa yung mga ibang, ano, sanhi ng pagkasira ng mga kidneys. So yung mga BPH, lumalaki yung prostate na hindi nagpa-follow up, yung mga obstructive, yung mga nephrotic syndrome, yung mga nasisira ng puso na yung kidneys, ganun. So yun yung mga kailangan na magpa-check up na po kung pumunta sa mga nephrologist. So nababahala lang tayo kasi pumupunta sa ating hospital, wala tayong nephrologist. So hindi natin, wala tayong dialysis. So kahit man lang yun, masabihan sila, no, follow up sa nepro para tuwawan naman yung mga pasyente natin na sa simpleng bagay lang pero hindi ano, hindi pinapansin. Yung mga diabetic, ang sabi ko, instead na maggamot ng mga metformin or mga gamot na nire-reseta natin kasi hindi pa naman sira yung pancreas, nagre-release pa rin naman yan ng ano, ng sugar. So kailangan ng mga tableta para tumaas yung insulin nila, eventually makakontrol yung sugar, instead gagamot ng herbal, knowing na maggamot ka ng herbal or hindi, tumataas yung ano, yung sugar mo, unti-unti niyang sinisira yung mga ugat, mga nerves, arteries, veins, usually sa kidneys yun, sa heart, sa brain. So yun yung mga unang tinatamaan ng komplikasyon ng diabetes. So, pag after several months, 5 months, 1 year, ang palaboratorian, tapos na pala yung creatinine, wala na, hindi na natin mahahabol sa gamot. Dahil nagtiwala sa herbal, mahal ng herbal ngayon. So, yun yung mga simpleng ganun para ma-explain na po natin sa pasyente. So, sana kahit pa paano, may maitutulong tayo sa mga pasyente as prevention para ma-educate natin yung mga pasyente. Yun po yun, mga nakukuha sa simpleng mga ano na ganito, mga medical mission. So matagal na po tayo nagme-medical mission, dati monthly kasi everyday medical mission dahil madami tayong doktor.
nakatoka pa tayo sa iba't ibang bayan ng Bulacan. So minsan nasubukan natin pumupunta sa sumasama sa medical mission ng governor sa bangka, sa mga palisdan dito sa Bulacan, San Miguel, mga ganun, sa DRT. So ayun, kahit pagod tayo minsan kasi galing na sa duty, nagme-medical mission, pero at least nakatulong tayo. So yun lang po yun, yun may papayo ko sa mga medical mission na ganito. So binablog natin para at least alam ng mga tao na ang medical mission ay hindi pangkaraniwan, kundi dapat matuto yung mga pasyente, yung mga tao, para magpa-check up. Kasi minsan sa kanilang dadalhin sa ospital pag malala na. So eto po, malapit na tayo dito sa site sa Bangbang, Bulacan. Ang likod daw po nito, yun na yung airport, ginagawa na yung bagong airport na pinapagawa. So magiging maunlad to, lalo na ang dami mga bahay dito. So yun, hanggang dun lang po. Ayun. So eto, kung mapapansin, masikip yung kalsada dito, tapos halos tabi na ng ng kalsada yung mga bahay. Kulang na yung pedestrian, yung masikip. Ang daming tao, pero yung district hospital po dito ata medyo hindi ganun kalaki. So, yun yung mga isang tinitingnan natin sa mga medical mission. So, ano ba yung mga ibang simptomas ng mga high blood? Ang high blood po, kapag medyo nahihilo, tapos nagpa-BP, mataas yung blood pressure, limbawa 140, 150, 160, pag inulin mo after 1 hour, mataas pa rin, pwedeng may high blood po yung pasyente. So gagawin natin, i-instruct natin na magpa-monitor sa bahay. Kung talagang mataas, yun, mag-maintenance po. Kung mataas pa rin, magdadagdag ng milligram lang ba, losartan, ganun, amlodipine, na 5 milligram lang muna. After 1 week, mataas pa rin, gagawin 10 milligram. Eventually, papagawa na yung blood chem para malaman kung mataas na yung cholesterol, mataas yung sugar, may mga electrolyte imbalance. So yun po yung mga gamot sa high blood. Hindi yun napagod ka, magpapa blood pressure ka, mataas. Hindi ibig sabihin nun high blood yun na kaagad. Kasi magpahinga ka, baka magpahinga ka after 30 minutes to 1 hour, normal na yung BP. So pag nagtatrabaho tayo, napagod, stress, or may infection, may masakit, natural na tumataas yung BP natin. Pag sa sa mga diabetes, yun nga, kailangan may mga mataas yung sugar. Ang normal naman, 70 to 110. Kung nagwa 140, pinauli mo after 2 weeks, 1 month, mataas pa rin. Tapos para yung ihinaihi, pumapait kahit ng kain. Palaging pinapawis. At yun yung mga simple. So, eto yung mga pagkain ng mga doctors. So, nagsasalita pa si Sir. Ininstruct yung mga pasyente natin, si Sir Eagle. Tayo pa lang yung naunang doctors na dumating, tapos yung mga ibang doctor ng district makakasama natin. So ang dami pong mga pasyente, kung mapapansin, may pedya, may medical, may paisa-isang surgical, pero ang daming nakapila sa nagpapabunot ng ngipin, dental, may opta din nagbibigay ng libreng salamin.
So malaki po yun na itutulong ng mga ganitong mga programa ng ating gobyerno. Kumbaga, na tulong lalo sa mga walang pambili. So kapag may nakikita po tayo na halimbawa, for admission, yun, pinapatransport natin sa hospital para ma-admit. Yung iba naman nire-requestan natin ng test x-ray, si laboratories, yun yung mga pwede nilang ipalo at follow up na lang sa district. So, mapapansin natin na nakapila yung mga pasyente para makumpisang kasang lang hinihintay natin yung mga ibang doktor, hindi naman natin pwedeng maumpisan kaagad. So, eto, after several minutes, nag-start na tayo, yung mga managpapacheck up, yung nakausap natin kung ano yung nararamdaman, kasi kung titignan mo, okay naman sila. Nagbibigay pa rin tayo ng gamot, kasi may mga symptoms na sinasabi, pero i-instruct natin kung anong dapat gagawin. Halimbawa, may UTI, masakit yung balang, magpa-urinalysis, mga ganun, pa-ultrasound. So, sa dami natin dito, hindi ko alam kung ilang oras natin matatapos, pero madami naman tayo mga kasamang doktor sa iba. Yun, matatapos, unti-unti matatapos din natin, pero karamihan dyan mga dental po. So yun, sa amin pong matinitignan yung mga adult, mga 18 years old and above, 18 years and below, yun, may pedya po tayo. So, yun, araw-araw po na ginagawa from Monday to Friday. Pero minsan nakakansal kapag malakas ang ulan, lalo na dito sa parte ng Bulacan, Hagunay, kanin bahain po. So, ito yung simpleng maitutulong lang natin para makapagbigay ng mga konting educational pag sasabi sa mga pasyente nung anong dapat na gagawin, kasi may madaming basta umiinom ng gamot, hindi naman alam kung ano yung iniinom. Tapos minsan saka na lang umiinom pag mataas ng BP, so blood pressure, so minsan yan, tinatamaan na sila, na stroke na, inatake na sa puso, sira na yung kidneys. Minsan, sira na yung atay. So, madaming komplikasyon. At least dito, ma-outreach natin yung mga pasyente. Kasi minsan, pamasahe pa lang papunta sa mga ospital. Wala na. So, bali pa tapos na po tayo. Tinitignan na lang natin yung mga staff dito na may mga sakit din. Na nagpapakorek ng mga kung tao ba yung iniinom nila. Tapos, yung mga dental pa rin yun. Pasyente. Ngayon, yun, mga ibang gamot natin dito, sagana naman, pero medyo mahaba yung pila. Sana sa mga susunod na araw, makapag-medical mission pa rin tayo, para at least makatulong, kahit yun man lang may tulong natin. Sa mga tao. So, ito yung nakaugalian natin na pangarap natin sana makatulong tayo sa mga pasyente, mga tao na talagang walang pambili ng gamot. Kahit mga may pambili naman, at least na i-correct natin yung tamang pag-inom ng gamot kahit papaano, para mabawasin rin tayo ng pasyente sa hospital, government hospital, kasi tayo nagtatrabaho. So, tayo rin, kaya ganito yung boses natin, kasi nga, hindi naman tayo, immortal, tinatablan din, kaya minsan natatawa ko, ano man dapat ang gamong-gamot sa, nag-uubo rin na. So, yan, yung mga may gamot natin naman para dyan. So, ito yung mga natin, passion natin. Mahirap kasi nga lang, at least nakakatulong.
at makatulong sa mga pasyente. Kasi minsan kahit malakas ka naman, may pera, kapag tinamaan ka, hindi mo alam yung ginagawa mo, eventually sira na pala yung kidney, malaki na pala yung puso. Yung mga hindi na natin pwedeng irreversible na minsan yung yung mga sakit na iba, hindi na natin kayang pabalikin sa normal. So, para ma-prevent na lang yung paglala, ma-advisean man lang natin sila. At least, ma-engan nyo sila na magpasyekas sa hospital. Kapag may nararamdaman, hindi yung gamot, inom na lang ng gamot, na hindi naman alam kung ano yung gamot na ininom, hindi alam yung milligram, minsan para sa high blood, basta inom lang yung inom, manas na, hindi pa rin pinapalitan yung gamot, mataas na yung BP, hindi pa rin kinokorek, hindi pa rin nagpapacheck up, so mabubula ganun. So, eto, pauwi na tayo, tapos na yung medical mission. So, nandito tayo sa sa Bulacan, may mga pispan po. So, maganda na, may nakaka-relax. The same time, at least, mapagpahinga tayo kahit pa paano sa isang araw, madami tayong natulungan or na pangaralan kung paano yung tamang pag-inom ng gamot. Nakapamasyal. So, pero dati galing na kami dito pero ibang barangay lang napuntahan natin. Kaya familiar na yun place. So, yun. Binablog natin. Para at least malaman ng iba na ano yung dapat ginagawa. Sa mga may high blood na hindi na may maintenance. Sa mga may diabetes na inom ng herbal pero mura naman ng mga gamot. Sa mga may sakit sa puso na akala pneumonia, inom ng inom sa antibiotic, yun pala, congested na yun lungs, nagmamanas na. Yung mga simpleng napangaralan natin, nakita natin sa isang araw na ito, kasama na yun, mga UTI na hindi naman inom ng gamot, pero hindi naman nagpapa-urinalysis, wala naman, hindi naman nagpapa-ultrasound, basta inom na lang ng inom ng antibiotic, 2 days, 3 days, tigil na. Tapos minsan di daw tumatalab yung gamot. Iba ganun. Minsan may mga UTI din na yun nga sinabi ko kanina. Iba yung symptoms. Hindi yung lung pain, hindi dysuria. So hanggang dito lang po. Bye-bye po.